Teka, bakit ka nga pala kinausap ng papa mo sa opisina? May payo siya. Natatakot para sa akin si papa. Naapektuhan na rin siya ng kung ano ang kalokohan na narinig niya kay Ariel. Pero ano ba eksaktong sinabi niya? Pakiramdaman niya, ipapahamak mo ang buong kumpanya, ganun ba? Hindi, Omar, hindi naman ganun. Sinabi lang niya na sa loob ng 35 taon niya rito, nakakatulog siya ng mahimbing na nakayakap sa aking mama. Aba, ibig sabihin pala, dapat bigyan ng medalya ang papa mo, Fernando. Ang matulog siya ng kayakap sa loob ng 35 taon ng iisang babae ay isang matinding akto ng pagpipigil sa sarili. Tumigil ka, Omar. Ano salita ka? Parang hindi mo nirerespeto si mama. Ano ka ba, ha? Isa pa, ibang panahon nila. Kalimutan mo na sinabi ko, nabanggit ko lang naman yun dahil pangit na ehemplo yun para sa makabagong henerasyon. Sige na, tama na. Makinig ka na lang sa sasabihin ko. Ha? Sabi niya, sa loob ng 35 taon, hindi man siya pumasok sa marubing negosyo. Natatakot si Papa na dahil sa kagustuhan ko na matupad ang proposal, makaisip akong gumawa ng masama at mahulog sa tukso. Ganun. Kung ganun, kailangan natin pag-aralang mabuti ang objectives natin at mga gagamiting strategies sa negosyo. Pero sasabihin ko sa iyo ang totoo. Napakahirap na matupad ang ipinangako mo na dodoblihin mo ang kita ng kumpanya. Masyado mataas ang pangarap na yun para sa atin. Maraming salamat. Salamat sa party na inihandog niya. Magkita lang tayo sa isang buwan. Para sa atin. Sa susunod na committee meeting natin. Ganun po. Good luck sa inyo na. Sige po. Alright! Tada! Oh, bakit? Huwag mong sabihin na lulungkot ka sa pag-alis mo sa kumpanya. Hindi yun lang iniisip ko. Sa tingin mo ba makakaya ni Fernando na pamahalaan lahat? Nagdududa ka pa sa anak mo. Hay Humberto, utang na loob. Matalino siya. Magtiwala ka sa kanya. Buong buhay niyang pinaghandaan ang pamamahala sa kumpanya. Tiwala ako kay Fernando at sa kakaya niya, pero duda ako sa pride ng batang yon. Pero pagdating sa desisyon, madalas madaig ng pride ang katwira. Kalimutan mo yun, Omar. Mamamatay muna ako bago ko sabihin kay Ariel na tama siya. Pag nalaman ng aking papa, masasaktan siya at mapapahiya ako. Sige, anong plano mo? Alicia, pumunta ka sa President's Room in 5 minutes, ha? Sige. Alam mo, Fernando, nagulat talaga ako kay Alicia kanina. Ang husay ng ginawa niyang report para sa meeting. Kung totoo nga, na ganong katindi ang takbo ng utak ni Alicia katulad ng ipinakita niya sa report. Ha? Pakakasala mo na siya? Hindi, pare, kabaligtaran nun. Hindi babaeng tulad niya ang gusto ko makasama. Mahirap na. Alam niya ang karapatan niya, kaya posibleng maging problema ko siya. Pag walang katahimikan, walang pagmamahalan. Alam mo ba kasi ako ng sorpresa kanina? Sigurado ko na yung report ay trabaho nung si Leti. Makinig ka, Fernando. Kung si Alicia ang talagang gumawa ng report, nabibilang na ang araw ni Pangit dito sa kumpanya. Hindi na siya kailangan. Hindi pwede, Omar. Hindi ako papayag. May mga bagay na ayaw kung si Alicia ang gagawa. Alam mo na siguro ang ibig kong sabihin. Oo naman. Pero hindi pwedeng nandito si Pangit dahil pinagtatakpan niya ang kalokohan mo sa iba mong girlfriends. Malino na sinabi ni Ariel ang tungkol sa bagay niyan. Sapat na, ang isang sekretarya at kung mamalasin tayo sa ginawang proposal, kailangan tipirin natin ang lahat ng sentimo na lalabas ng kumpanya. Alam ko, Omar, alam ko. Handa na ako, sir. Maupuha mo na, Alicia. Dito salamat. Ka. Salamat. Leti! Le! Yes, sir? Maupo ka muna bago tayo mag-umpisa, ha? Sige na. Bubuo tayo ng isang business plan, okay? Kailangan ko ngayon ng mga original reports na galing sa bawat department at ang proposal. Ang mga original ba? Nasa opisina ni Leti. Ha? Nasa opisina ni Leti? Bakit, Alicia? Ikaw ang gumawa ng report, hindi ba? Bakit napunta yun kay Leti? Kasi ibinalik ko sa kanya ang mga report. Mas ligtas yun sa opisina niya. Isa pa siyang in charge sa filing ng mga dokumento dito. Tama. Kukunin ko muna siya, Fernando. Sige, salamat. Alicia, sa tingin ko dapat tayo mag-celebrate ngayon. Para saan naman? Para sa tagumpay mo. Hindi lang ang tagumpay mo bilang isang babae ang ibig ko sabihin.
kundi ang tagumpay mo bilang isang professional. Mahusay ang pinasa mong report kanina. Salamat. Gusto niyo pang iwan ko muna kayong dalawa rito? Sabihin niyo lang, pwede naman akong lumabas. Fernando, hindi na kailangan. Hindi na. Heto na po ang mga reports na hinihingi niya, Sir Fernando. Salamat. Kailangan namin gumawa ni Omar ng isang pulido at detalyadong business plan na ipapaliwanag namin kay Ariel Villaruel. At isusumite sa banko para makakuha ng kapital. Heto ang proposal na nagpanalo sa akin bilang presidente, okay? Gawin natin itong isang business plan ngayon. Sino sa inyong dalawang gagawa? Ano ulit ang pinapagawa mo, Fernando? Bakit, Alicia? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko sa'yo? Gagawin natin ang proposal na to ng isang business plan. Ah, naiintindihan ko na. Gagawin business plan ang proposal ninyo. Ganun na nga. Pero syempre, kailangan isama ito sa balance ng general enterprise. Pati na rin ang mga huling figures sa reports ng lahat ng departamento. Kung ganun eh, kaya ni Letting gawin yon. Ako? Oo! Aloko eh, kung dapat ang gumawa nung katulad ng paggawa mo sa naunang report, ang husay ng pagkagawa mo doon. Hindi na mahalaga kung sino sa inyo, Alicia. Pagkakataon mo na, para patunayang mahusay ka. Kailan mo ipapasa yon? Bigyan mo ako ng 1 week. Naku, hindi ako ganun. Baka ma-pressure ka. Bibigyan kita ng 1 buwan. Talaga? Okay, oh, isang buwan pero para... Pero mas maganda kung may bibigay mo agad sa makalawa. Pag-aaralan ko pa yan, may mga ayusin pa akong figure sa mga financial expenses. Na ayon kay Ariela, hindi nagkakatugma. Kumpleto ang mga impormasyon, Alicia. I-update mo lang ang lahat, kaya walang problema. 2 araw, ha? Pero Fernando... Umilis ka na, meron ka pang 47 hours. Bilis! Go! Suriin natin isa-isa mga figures, ha, para malaman natin kung saan tayo nagkamali ron. Excuse me, sir. Sige na. Parang walang interes ang pangit na yan sa trabaho niya rito. Oo nga. Hindi niya iniisip na pwede mo siyang alisin dito anumang oras. Kung makukumpleto ni Alicia ng tama ang business plan, sa tingin ko kalabisan na nga na manatili pa rito si Pangit, hindi ba? Oo, pero nakapagtataka. Iba ang ikinikilos ni Letty. Oo nga, pero kakaiba na ang ikinilos niya mula nang isilang siya. Letty! No? Letty! Letty! Bakit, sir? Letty, bakit ba hanggang dyan ka palagi pag pumapasok ka? May nakikita bang imaginary wallet na babangga ka? May nakaharang ba rito kaya hindi ka makalakad? Parang pinipigilan ka eh. Pwede ka lumakad dyan. Sige na. Pwede ka pumunta sa harap ng mesa at humarap sa akin. Okay? Ganyan oh. O sige na. Okay. Sige. Pumesok ka rito sa harap ng lamesa ko. Dyan, salamat. Okay na. Huwag kang matakot kay Omar. Hindi siya nangangagat. Tapatin mo ako. Magsabi ka ng totoo. Si Alicia ba ang gumawa ng report na ipinakita sa committee? O ikaw, Letty? Kung magagawa ni Miss Alicia ang pulidong business plan na hinihingi nyo, mapapatunayan nyo rin kung sino nga ang gumawa ng magandang committee report, hindi ba?